nakatakdang maglabas ang LTFRB ng guidelines na kailang sundin ng mga traditional jeepney operators. Ito'y matapos palawigin ang kanilang prangkisa para bigyan sila ng sapat na panahon na makasunod sa requirements para sa jeepney modernization program. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Pamamasada na ng traditional jeepney ang hanap buhay ni Angelico sa loob ng 7 taon. Kaya laking tuwa niya nang malamang pinalawig pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang prangkisa ng mga lumang jeep. Napasalamat kasi na-extend pa yung ano namin, yung biyahe namin eh. Saka sana mas dumami pa yung ano namin, yung pag-asa naming makabiyahe pa rin ulit sa ruta namin, dahil ito lang yung pinagkukuhaan na namin ng ano eh, na pagkakitaan namin. Ayon sa LTFRB, ilalabas ang guidelines o panuntunan sa desisyong ito ng board. Nakapaloob sa guidelines ang mga dapat sundin ng mga traditional jeepney operator. Ang guidelines po nito ilalabas hopefully within next week para po dun sa mga guidelines na kung ano po yung susundin at kung kailan magsisimula at kailan po yung kanilang extension. Nagdesisyon ng board na palawigan ang prangkisa ng mga lumang jeep para mabigyan ng sapat na panahon ang mga operator na makasunod sa requirements para sa jeepney modernization program. Patuloy ang konsultasyon ng LTFRB sa mga transport group. Masusing pinag-aaralan ng board ang mga naipaabot na suhestyon. Out of 158,000 nationwide, 61% na po ang nakapag-comply doon sa industry consolidation. So tinatarget to ng board at ng BOTR na at least ma-comply pa po, makakomply pa po yung ating remaining 40%. Aminado si Fernando na operator ng modern jeep na hindi madaling iwan ang traditional jeep. At anya, magasto sa mga bagong unit. Kaya hiling niya, pag binigyan talaga ng unit, yung mga bagong traditional na nag-apply nito, sana liitan naman ng ano, ang araw, ang hulog. Pagtitiyak ng LTFRB, handang umagapay ang pamahalaan sa mga maliliit na operator para sa modernization program. Yung pong assistant ng ating pamahalaan, doon po sa kanilang mga loans, mayroon pong binibigay ang pamahalaan na tinatawag natin equity subsidy, na kung saan po pagka sila po inangutang doon sa ating mga government institution o banking institution, yung pong equity po ay binibigay ho ng pamahalaan sa bawat unit na kanila pong iloloan sa bangko ng gobyerno. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.